Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mauaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong espiritu ay siyang nagbunsod kay Santa Teresa upang magpamalas ng landas ng dapat kamting kaganapan ng sambayanan. Ipagkaloob mong kami ay laging magsalo sa itinuro niyang galing sa iyo at mag-alab sa hangarin maging tagapagtaglay ng tunay na kabanalan mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Galacia. Mga kapatid, pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paalipin uli. Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag napatuli kayo, pinawawalang kabuluhan ninyo si Kristo. Sinasabi ko sa inyo at sa sino mang napatutuli, kailangang sundin niya ang buong kautusan. Ang nagsisikap na maging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan ay napahiwalay na kay Kristo at wala ng karapatan sa habag ng Diyos. Ngunit, umaasa kami na sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay aaring kaming matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa mga nakipag-isa kay Kristo Jesus, wala ng halaga ang pagtutuli o di pagtutuli, ang mahalagay ang pananampalatayang nakikita sa gawang udyok ng pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Ang dakilang pag-ibig mo sa akin ay ipahayag at ayon sa pangako mo poon
ako ay ligtas. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Tulungan mong ihayag ko yaong tunay na balita. Yamang sa iyong kahatulan, lubos akong may tiwala. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Lagi akong tatalima sa bigay mong kautusan. Susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Ako na may mamumuhay ng payapa at malaya. Yamang ako sa utos mo'y sumusunod na mangkusa. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masayod ang galak ko pagkat aking iniibig. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Mahal ko ang iyong utos, yaw'y aking igagalang. Sa aral mo at tuntunin, ako'y magbubulay-bulay. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagkatapos magsalita ni Jesus, siya'y inanyayahan ng isang Pariseo upang kumain. Kaya't pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa hapag, nagtaka ang Pariseo nang makita niyang kumain si Jesus nang hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga Pariseo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang may likha ng labas ang siya ring may likha ng loob? Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng mga sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, narinig natin na para bang ayaw sundin ni Jesus ng ating Panginoon yung mga ginagawang ritual ng mga Pariseo, at marami din siyang sinasabi
tungkol sa mga kautusan na ito na para bagang ayaw niyang sundin, ayaw niyang tuparin. Pero kung sa ating ebanghelyo, seemingly, ayaw sundin ang ating Panginoon itong mga kautusan na ito, kabaliktaran naman sa buhay ni Santa Teresa. Si Santa Teresa ang santo na pinagdiriwang natin ngayon at isa sa mga pinakamalaking niyang contribution ay yung reform na tinatawag sa kanyang kongregasyon, ang Carmelites. Ginawa kasi ni Santa Teresa nung napansin niya na hindi na masyadong inoobserbahan yung mga rules ng mga madre. Kaya ang ginawa niya, nagkaroon siya ng reform, kaya nagkaroon ng Carmelite Descalced. At doon, she made sure na talagang susundin strictly yung mga original rules and regulations ng kanyang congregation. Pero ano ba talaga? Susundin o hindi susundin? Magiging lax o magiging strict? Unang-una, kailangan nating tandaan na sa kongregasyon man, sa batas man ng tao, at sa relihiyon, ang lahat ng kautusan, ang lahat ng batas ay merong kahulugan at merong kahalagahan. Kaya nga ginawa yung mga kautusan. For example, yung Ten Commandments na nanganak, no, para sa mga Hudyo, dinagdagan ang mga dinagdagan hanggang umabot ng mahigit 600. In the same way, sa mga batas nating mga tao, sa traffic at sa kung ano paman, kahit ano pamang batas at kautusan, lagi nating tatandaan ang lahat ng yan merong purpose, lahat ng yan merong kahulugan, kaya nga ginawa yan. Ngayon, ang susunod nating tanong, bakit nga ba ginawa yung mga kautusan? Bakit sa pananampalataya natin merong mga ritual? Bakit sa pananampalataya natin meron tayong mga kautusan, meron tayong mga dapat gawin? Kailangan alam natin muna kung ano ba ang kahalagahan nito. At sa puso ng pananampalataya, ang kahalagahan ng mga kautusan, ang kahalagahan ng mga rules, ang kahalagahan ng mga commandments ay ang magkaroon tayo ng pusong mapagpatawad, magkaroon tayo ng pusong maawain, magkaroon tayo ng malasakit sa kapwa. Sa madaling salita, ang mapalapit tayo sa Diyos. Ito ang pinakakahulugan ng mga commandments. Ito ang sa puso ng kautusan ng ating pananampalataya, ang mapalapit tayo sa Diyos. Pero kung hindi na nagiging daan ang mga kautusan para mapalapit tayo sa Diyos, aba, kailangan nating bisitahin muli kung mali ba ang ating pagsunod. Sa ating ebanghelyo, narinig na naman natin, kinikritisize naman ng ating Panginoon ang pagsunod o ang mga ritual ng mga Hudyo. Well, hindi naman talaga yung pagsunod sa mga ritual na ito yung pinapansin ng ating Panginoon. Pero itong mga Hudyo mismo na sumusunod nga sa mga ritual, sumusunod sa kautusan, nagkakaroon ng tinatawag na religious perfection, pero nakakalimutan na ang bagay na mas mahalaga. Yun ang malasakit sa kapwa, yun ang pagmamahal sa kapwa, at yung pagsunod nila sa mga kautusan na ito, yung kanilang pagsunod sa mga ritual na ito, ay yung nagiging dahilan para husgahan nila ang kanilang kapwa. Diba, marami din naman sa atin yung ganito. Marami din sa kapwa natin yung may ganitong problema na, perfect ako. Ako, sumusunod ako. Di katulad ng iba dyan. Itong taong to, kung ano-anong ginagawa. Buti pa ako, ganito. Diba? Ibig sabihin, hindi lang ito nangyayari noong panahon ng ating Panginoong Hesukristo. Pero nangyayari ito kahit ngayon. Kaya kung susuriin natin yung ating buhay, no? Dahan-dahan din tayo. Dahil baka naman yung mga bagay na ipinipintas natin sa ating kapwa, baka yung mga bagay na napapansin natin sa ating kapwa ay yung mga bagay din na baka magdala ng husga sa atin sa mata ng Panginoon. Mga kapatid, pinapaalala sa atin ang ating mga pagbasa
at ng ating pinagdiriwang na santa ngayon sa buhay ni Santa Teresa ng Avila, ang bawat kautusan, ang bawat commandment, ang bawat aspeto at ritual sa ating pananampalataya ay merong kahulugan at kahalagahan. At ang puso ng kahalagahan at kahulugan ng bawat kautusan ay ang mapalapit tayo sa ating Panginoon. Kaya kung titingnan natin kung ang ating pagsunod o hindi pagsunod sa mga kautusan na ito ay nagpapalayo pa sa ating Panginoon, ibig sabihin, kailangan na din natin ng reforma, katulad ng ginawa ni Santa Teresa. Kaya sa pagsuri natin sa ating buhay, tingnan nating mabuti, baka nga kailangan na nating mag-isip-isip uli kung ano yung mga bagay na kailangan nating muling sundin o kung ano yung mga bagay na kailangan nating ireforma sa buhay natin. Nang sa gayon, patuloy tayong mapalapit sa ating Panginoon. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, mulat sa ating pagiging hindi karapat-dapat, itinataas natin ang ating mga isip at puso sa Diyos Ama at inilalahad natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang simbahan, lalo na ang kanyang mga pinuno, naway isa puso ang gawain ng pagbabago at pagbabalik-loob. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway magpakita ng tunay na malasakit para sa katarungan, dangal at pagkakaisa. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga nagtatrabaho sa media, naway akayin ng mga tao sa katotohanan at isulong ang pinahahalagahan ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga may sakit naway, makatagpo ng pag-asa, kagalingan, lakas, at kasiyahan. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga tapat na yumaon naway, bigyan gantimpala ng Panginoon sa kanilang tapat na paglilingkod ng walang hanggang kaligayahan. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin at paglingkuran ka sa Espiritu at katotohanan sa pamamagitan ni Kristo ang aming daan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Alay sa'yo.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga alay sa iyong kadakilaan na pinaghandugan ni Santa Teresa ng paglilingkod niyang iyong kinasihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming binibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamti ng tanan. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nililingon. Diti mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, Santa Teresa ng Avila, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo.
liwanag ng aming puso, sa amin manahan ka. Ang init ng iyong biyaya sa amin ipadama. Patnubay ng mahihirap o aming pag-asa't gabay sa aming saya at hapis, tanglaw kang kaaya-aya. Liwanag ng kaaliwan sa amin dumalaw ka. Kalinga mo ang takbuhan noong unang una pa. Bawiin ang aming pagod, ang pasaning pag-aanin. Minamahal kong kandungan sa hapis na mihanguin. Liwanag ng aming puso, sa amin manahan ka. Itulot mo po sa amin kapayapaang wagas. Ang iyong gantimpalatmana, pangako mong kasarinlan, ang bunga ng pagkandili, ligaya magpakailanman. Available na po ang ating mga All Souls Envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Paris Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang manilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapagsalo mo sa pagkain iyong bigay ang tapat mong angkan. Gawin mong alinsunod sa halimbawa ni Santa Teresa, kami laging masaya makaawit ng pag-ibig mong walang maliw kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus
ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan at mahabaging Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mong aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa isag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaramal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaramal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaramal ka namin.